Magandang umaga po sa bawat isa. At alam po natin na ang Diyos ay laging mabuti at pinagpala na niya po tayo sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Atin na lamang laging sinasariwa sa ating isip at sa ating mga puso sapagkat ang buhay natin ay magtiwala, manampalataya, lagi nating lakaran ang katotohanan na yon. So, salamat po sa Panginoon, the circumcision of Christ, di ba? Na tayo ay sinircumcised, sabi ng Colossians 2:10 and 11, hindi sa mga gawa ng laman, kung hindi sa Espiritu. At alam natin ang kagandahan noon kapag ating nilinang ay yung iwinaksi ang masamang hilig ng laman, sabi ng Romans chapter 6, inalis na yon ng Diyos sapagkat yun yung masamang balita. At ang good news ay si Jesus ang isinugo ng Ama sang-ayon sa Romans 8:3 na saan yun ang makasalanang laman ay hinatulan itong kasalanan na nasa atin na imposible nating mapagtagumpayan sa ating sariling lakas kung hindi sa ginawa ng Diyos yung imposible ay naging posible kung bakit maaangkin natin lahat, ang bawat isa po sa atin ay nakatanggap ng pinakadakilang himala. Maraming mga tao ang laging naghahanap ng himala. Wala naman pong masama dahil nga sa ating inawit, siya ay talagang laging gumagawa ng himala. Pero ang isang himala na tinanggap natin at lagi nating na-enjoy araw-araw ng ating buhay at nagdulot ito ng eternal life, buhay na walang hanggan at wala na tayo sa hatol ng walang hanggang kamatayan, hindi na natin ito magiging destiny kung hindi tayo ngayon ay may eternal life. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Dahil yung imposible na magawa ng tao ay ginawa ni Jesus. Pinalaya tayo ng lubos doon sa sumpa, doon sa kasalanan na hindi lamang in-illustrate ng salita ng Diyos na basta kasalanan, kung hindi tila ito isang cancer na walang lunas sa pamamaraan ng tao. Pero isang bagay na masasabi natin kung bakit ang sabi ng Ephesians 1:3 na tayo ay blessed na sa pamamagitan ni Kristo ay pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Amen. Di ba napaka ganda na maintindihan natin at maunawaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan na maging liwanag ito sa ating isipan at nagkakaroon ito ng buhay sa ating katauhan dahil siya nga ay ilaw, siya nga ay buhay. At ang sabi nga niya sa John chapter 6, ang aking salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Bagaman ito ay nakasulat lamang sa Bible, pero yung mga salitang sinalita ni Jesus, ang mga salitang sinalita ng Diyos ay kapangyarihan, buhay, na nagbigay sa atin ng kaunawaan at kaligtasan. Napakasarap na maunawaan na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos. So bilang mga Kristiyano, naunawaan natin ang ganda ng Ebanghelyo at lalo pa natin itong nililinang. Lalo pa natin ito. Kasi hindi naman po talaga nakakasawang laging i-meditate sa ating isip at sa ating puso. Dahil ito talaga yung inspirasyon natin. Dahil alam naman natin yung buhay natin sa lupang ito ay itong ating physical ay may hangganan. Kaya naman napakaganda ng ginawa ng Diyos sapagkat ang ibig niya, siya yung unang may ibig na tayo ay makapiling niya magpakailanman. Ano po, kapiling na niya tayo ngayon. And then, lalo na, after life is kasakasama natin ang Diyos. Ganon yung kayamanan meron tayong mga anak ng Diyos. At sa mensahe nga po last Sunday ni Sister Rosette is yung deserve ko ba to? Kung sa usapang performance ng tao, hindi natin deserve. Pero kapag usapan sa pagmamahal ng Diyos, ay talagang deserve natin dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Ano po?
Pero pag pinag-usapan nga ay sa ating mga gawa, wala tayong hindi tayo karapat-dapat. At yun yung napakaganda na sa Ebanghelyo na nagiging maliwanag ay nakikita natin yung kayamanan, yung treasure nito, at yung beauty, yung ganda na pumapasok sa ating isip at sa ating mga puso kung bakit yun yung nagbibigay sa atin ng kumpiyansa, confidence. At itong ating tatapikin, sabi ko nga, i-coconnect lang ko lang doon sa dalawang topic na yan, doon sa tayo'y pinili niya. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili, yung word na chosen, pinili, at saka yung called, tinawag, upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Kasi sa topic niya na tayo'y pinili, tinawag, na minsan ikaw ay natatakot, minsan na-discourage sa buhay sa lupang ito. Pero pag alam mo na hindi ikaw at hindi yung performance mo ang nag-qualified kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos, ay makikita natin na yun yung nakapagbibigay ng inspirasyon na makatuloy ka, sapagkat hindi naman ikaw ang tumawag sa sarili mo, kung hindi ang Diyos ang siyang tumawag at pumili sa bawat isang mga Kristiyano. Ulitin ko, sa bawat mga mananampalataya. Kung matatandaan ninyo, tinapik din natin ito, kung hindi ako nagkakamali, Ephesians chapter 1 verse 4, na before the foundation of the earth, may foreknowledge ang Diyos, alam na niya, hindi pa nalilikha ang mundong ito, is alam na niya kung sino yung mga pinili niya o tinawag niya na itinalaga ng mga anak at mga pag-aari ng Diyos na walang batik, walang dungis in Christ sa pamamagitan ni Kristo. At napag-aralan natin doon na hindi basta pumili ang Diyos, kung hindi in-respect pa rin niya yung ating desisyon. Napakahalaga nung desisyon natin ng pagtanggap o pananampalataya. Yung pananampalataya natin o yung ating pakikipagkaisa sa kalooban ng Diyos, sa kanyang nais sa atin, yun yung po yung tinatawag na desisyon natin at yun yung ating pananampalataya. May free will kasi tayo. At kung hindi ako nagkakamali, yun ay nakita natin sa John chapter 6, na ang sabi doon ay alam na ng Diyos mula pa ng pasimula kung sino yung hindi maniniwala sa Kanya. Di ba? Lalo na yung mga Hudyo na nalungkot ang Panginoon. Ang sabi nga ng John 1:11, siya'y naparito sa sariling bayan niya, pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. So makikita natin yung word na pagtanggap. Napakahalaga nun. At ang pagtanggap ay sa pamamagitan ng pagtitiwala natin doon sa ginawa ni Kristo Jesus, at nagtitiwala tayo na yun lang ang paraan ng ating kaligtasan. At yun nga yung sinasabi ko po kanina na tayong lahat ay nakatanggap ng himala ng Diyos. At doon sa word na napakasarap bulay-bulayin sa isipan na tayo ay kanyang pinili, chosen. From the beginning, chosen you to salvation, para tayo maligtas. At inuulit ko, pinili tayo dahil alam niya before the foundation of the earth na tatanggapin mo siya. Nakikita na niya kung sino yung maniniwala sa kanya. No, nakita na niya kung si pastor o kayo ang bawat isa sa atin ay tatanggapin mo siya. Maniniwala ka sa kanya. Lalo na yung ebanghelyo na yun ay nakapaloob si Jesus at ang kanyang tinapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung ebanghelyo. Si Jesus at yung kanyang tinapos na ginawa sa krus. At napag-aralan natin na doon sa 1 Corinthians ba, chapter 15, from verse 1 to 4, na ang ebanghelyo dinipay ni Apostol Pablo na yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, at yung kanyang pagkabuhay na maguli. At sa ating pag-aaral sa gospel, ay ating dinidetalye ito na nililinaw natin kahit na paulit-ulit yung ganda ng bisa ng kanyang kamatayan, no?
yung sinasabi ko kanina sa Romans 8:3, na dahil sa kahinaan ng kautusan, mapasunod ang kasalanan o ang kahinaan ng laman, ay isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa anyong makasalan ng laman, in the likeness of the sinful flesh, para yun ay hatulan at para ngayon ay malibing mamatay at malibing para mawalan na ng bisa yung naging sakit, cancer sa lahat ng sangkatauhan at makalaya ang tao sa kasalanan. Ganun niya tayo kamahal. So ang sarap bulay-bulayan sa isipan at tinawag ka na niya. Sino ka man? Sabi ko nga, pag ang isang Kristiyano nakapokus sa ginawa ni Kristo, kahit na meron kang mga kakulangan, kahit na meron kang kapintasan, kahit pag itiningin mo sarili mo at ikinumpara mo sa sarili mo sa iba, na bakit parang siya mas blessed sa physical at material, pero hindi ka matatangay. At maiisip mo na, special tayong lahat, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos na mahal niya, wala siyang itinatangi. Sabi nga ng Bible, hindi siya nagtatangi ng tao. Okay, so ganun po ba kaganda? Kaya dito sa topic natin, tayo yung, ngayon kung pag-aaralan nyo, tayo yung binhi ni Abraham dahil pagdating ni Jesus, ang dala-dala niyang kingdom ay spiritual kingdom, heavenly kingdom, at hindi na po yung physical o earthly kingdom. Sapagkat ang pangako ng Diyos, una, makikita natin sa Bible, lahat yung mga pangako ng Diyos ay connected sa pangako ng Diyos kay Abraham from Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Physical blessings of God to Abraham. Yung unang pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham ay physical or earthly. Ano, pag sinabing physical ay talagang yung nahahawakan, naaangkin, talagang nahihipo. Ang sabi dyan sa King James Version, "Now the Lord had said unto Abram pa nun, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee." So sa Tagalog, basahin ko po. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa, land, promised land, and a great nation, di ba? Yan ang physical. And then sabi doon, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. In verse 3, ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sayo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Nangyari po ba yan? Nangyari po yan. Ang kaganapan po niyan, ang tumanggap po niyan ay ang mga generation ni na Joshua at ni Caleb. Ano po? Pag atin pong sinubaybayan sa Joshua chapter 21 from verse 43 to 45, ibinigay nga ni Yahweh, pansinin niyo ha, yung completion. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing lahat. Walang kulang. Ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain. Ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno, kay Abraham. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. And then sabi ng 45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. Kaya kung tatanungin, natupad ba lahat? Natupad. During the time of Joshua and Caleb. Alam niyo po, itong generation ni na Joshua at ni Caleb ay ito po yung mga ipinanganak na. Kasi, kailan ba isinilang? Ayan.
ang nation, yung bansang sinabi ng Diyos kay Abraham. Punta muna tayo sa ano? Sa Exodus chapter 19, verse 5 to 6. Subaybayan nyo lang po ako, ha? Makikita nyo maganda yung ating nagiging topic. Sabi dito, "Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar." Makikita nyo yung word na peculiar. "A peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests." Anong makikita nyo dyan? Yan yung nakalagay sa 1 Peter 2:9 and 10. Pero ang malaking kaibahan doon sa 1 Peter na ating malimit na nababasa na yung "you are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people belonging to God," hindi na po yan yung physical Israel. Yan na po yung spiritual Israel. Ito yung nga po yung ating tutuklasin. Hindi na po yun. Yung kaibahan dito, Exodus 19:5-6, ito'y sinasabi ng Diyos kay Abraham sa physical blessings. At yun ay sa nation exclusively sa physical Israel. Ayan. Kaya sabi niya, "Ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children." O, diba? Sige, kanino ina-address? Sa physical Israel, hindi pa tayo, wala pa po tayo dyan na mga under sa New Covenant. Diba? Napakaliwanag. So kung babalikan natin, itong physical Israel ay isinilang o nagpasimula itong bansang ito after pagkatapos nilang lumabas sa bansang Egypt. Diba alam natin na napapunta ang mga Israelites sa Egypt sa pamamagitan ni no? Sino nakakalala? Sa pamamagitan ni Joseph. Ayun, may naranig ako, Joseph. Na si Joseph ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid, ni na Simeon, Levi, kung sino-sino pa, yung 11 kapatid niya, kasi 12 sila, pinagbili bilang alipin pagkatapos napunta kay Potiphar. At pagkatapos ay kung alam natin ang istorya, hanggang sa nabilanggo siya, and then sa panaginip ng paraon ay siya yung nakapag-interpret, doon siya ipinromote, di ba? Pagkatapos ay napabalik yung kanyang mga, nagkaroon ng tagutom, at napabalik yung kanyang mga, napapunta sa kanya yung kanyang mga kapatid, at pinatawag din niya pati yung kanyang tatay na si Jacob, na ang ina-expect ay patay na siya, dahil yun ang balita ng kanyang mga kapatid, at lalong nakita natin na binigyan sila ng magandang lugar. Doon nagpasimula. Kaya lang malungkot, nakalimutan ng for almost 400 years silang naging alipin sa Egypt at naging malupit sa kanila yung mga sumunod na paraon sapagkat nalimutan nung, yung ganda ng pangyayari na naging tulong ni Joseph sa Egypt. Diba? And then, sa pamamagitan ni Moises, ay inilabas ang bayang mga Israelita para sabi ay sumamba sila sa lupang pangako at dadalhin sa lupang pangako at para sambahin ang Diyos. So alam natin nangyari pa yung 10 plagues para lamang pumayag si Paraon na palayain ang mga Israelita. At sa pag-alis from Egypt, eto na yon. Ano po? Dito sa Exodus chapter 4 verse 22, makikita natin dyan yung sabi doon ay kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ito yung pinasasabi ni Yahweh. Hinihimok dito ni Moises ang mga Israelita na palalayain sila at aalis sila doon sa Egypt. Sabi doon, pinasasabi ni Yahweh, "Ang Israel ay aking anak na panganay." Ayun. And then, ang sabi nga doon ay payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Sabi ni Yahweh kay Paraon na pinasasabi through Moises. At alam natin, ang sabi pa sa Deuteronomy chapter 4, verse 34, ang sabi riyan, "Sino bang Diyos ang nagtangkang maglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya?" Yung word na maging kanya, yun talaga ang puso ng Diyos eh.
upang maging kanya sa pamamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa sa Ehipto ni Yahweh na inyong Diyos. Diba? So, wala nang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan. Diba? At ang bansang iyan ay ang bansang Israel. Okay, so dyan makikita natin, dyan palang nagpasimula yung nation, yung bansang Israel, sa kanilang paglabas. At alam natin na sa takdang panahon na yan, sa lumang tipan, mayroong kondisyon ang blessing at may sumpa na ibinigay yan ng Diyos at nag-agree ang bayang Israel dito sa Exodus chapter 19. Ito mahaba na po ito. Mga chapters po pala ito. I-record na lang natin. Pwede nyo i-take note. Pwede nyo i-review. Basahin nyo sa bahay. Dahil napakahaba na ito. From Exodus chapter 19 hanggang chapter 24. Alam nyo, pag ang isang Kristiyano, matyagang nagbabasa, makikita nyo yung ganda ng istorya. Ano bang connection nito, Pastor? Yung pagpili. Yung sinasabi ni Sister Rosette na tayo'y pinili. Ang sarap kaya na magkaroon ka ng kapanataga na talagang pinili ka, tinawag ka ng Diyos. Okay, tuloy natin. Nag-agree ang Israel sa tipan na to, tipan ng pagpapala at tipan ng sumpa. Diba? Ang problema nga lang nagpapasimula pa lamang ibigay ng Diyos itong covenant na ito, yung law of Moses, hindi pa na nilalubusang natatanggap, nag-violate na agad sila. I-violate agad nila yung contract na yan, yung old contract. Na sa paanong paraan nila binayulate, sinamba nila yung Diyos-Diyosan na minana nila doon sa Egypt. Alam niyo yung ginawang yung baka, galing yung pananambahan na yon sa Egypt. Alam natin na yung mindset nila, matagal na hindi nila naunawaan ang tungkol kay Yahweh. And even Moises na tinawag ng Diyos, kinakailangan pa niyang akitin si Moises doon sa burning bush para ipahayag yung kanyang layunin na yung bayang pinili niya sapagkat may pangako siya kay Abraham, kinakailangan niya itong palayain at maranasan yung pangako ng Diyos sapagkat pag ang Diyos ay nangako, hindi pwedeng hindi niya tutuparin. Tama? Lagi siyang gumagawa, way maker, miracle worker. Amen? Lalo na sa ating ngayong bagong tipan. Tuloy natin. So, binayulate agad nila yung contract na yan. At sumamba sila agad na ipinagawa ng mga Israelita kay Aaron. Yan ay mababasa natin sa Exodus chapter 32, verse 1 to 4. Basahin natin. Nang magtagal, si Moises sa bundok, umakyat sa bundok para kausapin si Yahweh. Ang mga Israelita lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Ayan. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Two, kung gayon, tipunin ninyo, sabi ni Aaron, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa, mga anak at dalhin sa akin, sabi ni Aaron. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ang dami nito, di ba? Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Imagine, samantalang ang Diyos na si Yahweh ang nagpalaya sa kanila, pagkatapos, tanong niyo ang kahinaan ng tao, kahinaan ng bansang Israel, ng bayang Israel. After na gumawa ng himala, para patunayan na siya ang Diyos na makapangyarihan, hinawi ang dagat, palagi silang, di ba, palagi silang nagreklamo, palagi silang nagdududa. Hirap, pero kita mo yung puso't isipan ng Diyos na inuunawa sila, di ba? So, makikita natin, dahil dito, mababasa natin sa Exodus chapter 32, verse 10, tingnan natin yung verse 10. Nag-pronounce ang Diyos, ang sabi ng verse 10, Allah, sabi ng Diyos kay Moises, hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi ay gagawin kong isang malaking bansa. Sabi, Moises, tigas ng ulo ng mga to, ayoko na.
lilipulin ko na lang sila, hayaan mo na lang lipulin ko sila, at ikaw na lang ang itutuloy kong sa iyo na lang lahi, magpapasimula uli ako. Yun ang sabi ng Diyos. Pero alam niyo, di ba, alam natin ang istorya kasi hahaba pa. Alam natin ang istorya na anong ginawa ni Moises? Nakiusap siya. Sabi niya, Panginoon, kung lilipulin mo itong mga Israelita, pagkatapos mong palayain sa Egypt, ano na lang ang sasabihin? Ayun, pagkatapos palayain, papatayin din pala. May sense naman yung sinasabi ni Moises. Alam niyo ba na nakinig ang Diyos kay Moises? Sige, pagtsatsagaan pa natin. Parang ganon, diba? So, yun ang gusto ng Diyos, dapat i-consume na sila. Sabi nga, makikita natin yung kahinaan ng kawalan ng pananampalataya. Alam niyo ba na the worst sin is unbelief? Ang pinakamasamang talagang ayaw ng Diyos ay yung walang pananampalataya. Dahil paano mo matatanggap ang lahat ng mabuti sa Kanya kung hindi ka magtitiwala na siya'y totoo at tapat? At wala nang hihigit na maganda na nagmumula sa Diyos. Alam nyo, alam natin ang istorya, maraming bagay na pagtitiis ang ginawa ni Yahweh sa bansang Israel. Mahal na mahal niya ang Israel. Physical nation. Na dahil pinangako niya ito kay Abraham. Pero hindi na nila masisisi ang Diyos kasi tinupad naman ng Diyos, ayon sa binasa natin sa Joshua, tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako at ibinigay sa kanila. Kaya lang, sila'y pumasok sa covenant ng pagsunod at sila'y pagpapalain. At sa oras na sila ay nag-disobey, sila'y ika-curse, parurusahan. Okay. Tingnan natin, punta na agad tayo sa Matthew, chapter 21, verse 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo. Sino kausap? Mga Hudyo. Lalo na yung mga religious leaders during that time. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi niyan, the seed of Abraham was destined for doom. Yung physical Israel ay talagang makikita natin ang kahihinatnan nila ay mirong puot at galit ng Diyos na magaganap sa kanila. Sabi din ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, may pagbibigyang iba. Ito na nga yung sinasabi ng Diyos kay Moises. Naglilipulin ko na sila, yung lahi mo na lang, pero nakiusap pa si Moises. So, makikita natin dyan na ang kaharian ng Diyos ay shall be taken from them. Ano sabi? At ibibigay daw and given to a nation na talagang yung bansa na magbibigay ng katapatan at pagsunod kay Yahweh sa Diyos. Di ba? Eh sino naman itong bansang ito? Ito yung sinasabi ko kanina. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people that you should support the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Sa Tagalog, ngunit kayo isang lahing pinili, chosen, grupo ng maharlikang pari. Di ba yan yung sinabi ng Diyos kanina kay Abraham? Di ba? Yun talaga ang plano ng Diyos. Kaya lang, na-violate nila yung covenant. Kaya na forfeited po yung pangakong iyon ng Diyos kay Abraham. Lalo na, talagang inihayag ito ng Panginoon sa mga Israelita. Yung ating binasa kanina sa Matthew chapter 21 verse 43. Kaya sino ito ngayon? Ngunit kayo, ito yung other nation. Hindi na yung physical Israel. Ito na yung spiritual Israel. At itong mga spiritual Israel, kung nung dumating si Jesus, ang dala-dala na niya ay hindi na physical.
kung hindi spiritual or heavenly kingdom. At yan ay naganap from the first century believers until sa ating generation. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. So ito na yung new nation. Na lahi rin tayo ni Abraham pero spiritual. Atin din titingnan natin upang magpahayag ng mga kahangang-hangang ginawa niya. So, di ba sinusugan ko last Sunday na tayong lahat pinili ng Diyos. Ang lahat ng Kristiyano, bayan ng Diyos. Tayo ay tinawag niya para magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Ano yung kahangahangang ginawa niya? Yun yung nakapaloob sa gospel, sa mabuting balita. Yun yung himala na tinanggap ng bawat isa sa atin. Kaya pag naunawaan mo ang ganda ng gospel, ito yung journey natin, lagi nating nire-repress sa ating isipan, lalo nating pinagliliwanag sa ating isipan, talagang hindi mo mapipigilan na i-share ang kamangha-manghang gawa ng Diyos. Doon ka magiging channel of blessing din ng Panginoon, ambassador of Christ, habang nasa lupang ito, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. Sa mga kaibigan mo lang, sa mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa malapit sa iyo, pwede mo itong ibalita dahil ikaw ay lahing saserdote. Amen? Upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, mula doon sa masama na ating napag-aralan na tayo ay tinubos at pinalaya ng Panginoon. Patungo sa liwanag dahil si Jesus, ang kanyang mga salita na nasa ating isip at nasa ating mga puso ay ngayon ay nagliliwanag sa bawat isa sa atin. Ang sabi diyan, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Noon. Sino ang bayan noon? Yung Israel. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon, tinanggap na ninyo ang kanyang habag, ang kanyang abounding grace. Amen. Kaya napakahalaga na ating napag-uunawaan, ating napag-aaralan at lumalalim tayo sa tawag ng Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay naligtas, alam mo ang ganda ng kaligtasan, ang liwanag ng gospel o yung knowledge of the truth, ang kaalaman patungkol sa katotohanan ng ginawa ni Jesus, kung bakit tayo ay nasa espiritu ng katotohanan, malinaw na ang pagdating ni Kristo, napahiwalay ang physical sa spiritual Israel. Romans 9:6. Ito pa yung patibay, ha? Hindi nangangahulugang nawalan na ng kabuluhan ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ng mga Israelita, tingnan niyo, ha? Hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. Naniniwala ako, mayroong mga pinili, sina Pablo, sina Peter, mga Israelites yan. Pero malinaw na halos lahat ng bayang Israel ni-reject si Christ. Kaya sabi dyan, hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayan niya or sa bayang pinili niya. For they are not all Israel, which are of Israel. Ang Israel nung una, after the flesh, parang sa ngayon, ay Israel after the spirit. Tingnan natin yung verse 8. Verse 8, kaya nga hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos. Physical yon. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi yun lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Yun yung sa Espiritu. No? Makikita dito, madidistinguish dito, which are the children of the flesh at saka yung children of God.
Yung children of God ay ibinilang dahil sa binhi o dahil sa salita ng Diyos. Tingnan natin yung Galatians chapter 4, verse 29. Alam niyo po, maganda to. Simpleng-simpleng pag-aaral na magbibigay sa atin ng liwanag kung bakit tayo itinawag at pinili at ngayon ay bayan niya. Mga kapatid, kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayon din naman ngayon. Ibig sabihin, yung mga ipinanganak sa Espiritu, nakatanggap noong, during that time, nung isinulat ni Apostol Pablo ang mga taga-Galacia, matindi ang pag-uusig noon. Sinong umuusig? Yung mga nag-reject kay Christ. Sino yung mga nag-reject kay Christ? Yung mga nag-e-expect kung bakit hindi nila matanggap si Christ, ang hinahanap nila ay physical at earthly kingdom na kinakailangan makalaya sila sa Roman Empire. Kaya hindi sila naniwala kay Jesus eh. Ang hindi nila alam, espiritual ang pagkalayang ginawa sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Lagi sila naghahanap, kailan mo ibabalik ang kaharian ng Diyos? Di ba sabi Luke 17, sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi nyo ma-observe sa nakikita kung saan o narito o nariyan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yun ang hindi nila mag-gets, hindi nila maunawaan na ang kingdom ay espiritual. Kaya naman, ang umuusig at nagpe-persecute at ang umuusig at nagpapahirap sa mga Kristiyano that time, nung isinulat ang Galatians ni Apostol Pablo, ay walang iba kundi ang mga kapwa nila Israel, lalo na yung mga religious leaders, na after the flesh. Kasi nga, sila ay against sa daladalang kingdom ni Jesus. Amen? Diba? So, nangyari yun sa panahon na yun, na noon, during that time, ang kumakalaban doon sa mga children of God ay yung children of the flesh or yung mga Israelitang yung physical. Ano ba yung Israel of the New Covenant? Romans chapter 2, verse 28 to 29. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas o outward na anyo. Dahil sa panlabas na kaanyuan. Ito na yung topic ni Pastor Jake. O dahil sa siya ay tinuli sa laman. Alam natin ang physical covenant na tinanggap nila, ang pinagawa ng Diyos ay sinircumcise sa flesh. Tama? Physical. Pero yung spiritual, ito yung sinasabi. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil siya ay tinuli sa laman. 29. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso, pakinggan niyo magaling, taong nabago sa puso at kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Kasi, binaliwala na ni Jesus yung una at lumang tipan sa physical Israel. At ang itinatag niya ngayon ay ang bagong tipan na sinasabi ay spiritual Israel. Diba? Sabi niyan, hindi outward, kundi inward circumcision ang itinalaga o siyang naging final sa tipan ng Diyos. Okay, tuloy natin. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 11, sa pamamagitan din ni Kristo, kayo ay sinircumcise o tinuli, hindi ayon sa laman, kung hindi ayon saan? Sa Espiritu. Okay? Pag sinabing inward, kasi alam nyo ang physical, palaging ang inaayos yung panlabas, outward. Yung mahabang buhok, di ba? Yung wag mong aahitin ang iyong balbas, wag kang magpapatato, wag kang ano pa? Mga sa mga kasuotan, puro panlabas. That is physical covenant. Pero yung spiritual inward sa ating taong panloob. Kaya tayo sinircumcise, inalis yung
sinful flesh, yung kasalanang nananahan sa laman na umalipin sa tao. Sabi ni Paul sa Romans chapter 7, di ba, ako'y alipin. Hindi na ako ang gumagawa nito kung hindi yung kasalanang nananahan sa akin. Yun ang sinircumcise ni Kristo. Kapag tayo ay tumanggap dun sa gospel, ikaw yung tumanggap ng new covenant, spiritual and heavenly kingdom. Nasa iyo na, nasa atin na ang kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Para malinaw nyo na intindihan, sino na ba talaga ang bayan na mahal ng Diyos ngayon? Sino ba talaga ang bayan, ang New Jerusalem, ang New Israel? Ito ang pinronounce ng Diyos sa aklat ng Hosea during 606 BC, na sila ay nagapi ng Babylonian o ng Babylon Empire sa pangunguna ni Haring Nabucodonosor. Ang gusto ko pong huwag niyong kalilimutan ay yung word na Jezreel. Ang pangalawa ay Loruhama. Ang pangatlo ay Loami. Ang sabi sa Hosea chapter 1 verse 4, "And the Lord said unto him," doon daw sa isisilang na bata, "call his name Jezreel." Na anong ibig sabihin? "For yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel." Sinabi ni Yahweh kay Hosea, "Jezreel ang ipapangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel, at wawakasan ko," pasin ninyo, "wawakasan ko ang kaharian ng Israel." So yun ang meaning ng kung bakit ipinangalan yung isisilang na bata na Jezreel. Magwawakas na ang kaharian ng Israel. And then, punta tayo sa Hosea chapter 1 verse 6. "Naglihing muli si Gomer, at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Loruhama. Loruhama, sapagkat hindi ko na kahahabagan ni patatawarin man ang Israel." So yun po yung pangalawa. "For I will no more have mercy upon the house of Israel." Ito po yung physical Israel. Yung physical nation na Israel. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang hindi pagsunod, nawala sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kailan? Nung 70 AD, doon po nagwakas. And then number 3 ay Hosea chapter 1 verse 9. "Then said God, call his name Loami, for ye are not my people, and I will not be your God." Sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Loami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan, at hindi na ako ang kanilang Diyos. Alam niyo po, hanggang ngayon naman ay kung mayroong mga Hudyo na mananampalataya, sila po'y kabilang sa bayang Israel na espiritual. Pero ang pinakamagandang mauunawaan natin dito, tayo yung bayang pinili sangayon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sila yung body of Christ. Sila yung new nation na spiritual Israel. Sila yung binhi ni Abraham. Napakagandang maunawaan po ito. Kasi magkakaroon ka ng inspirasyon sa iyong isip at sa iyong puso. Ikaw ngayon ang binhi ni Abraham na ipinangako ng Diyos. Yung a peculiar people belonging to God. Amen? Tayo ngayon ang bayan ng Diyos. Pinili niya. Pag-aari niya. Magkakaroon ka ng kumpiyansa habang nabubuhay ka sa lupang ito. Kapatid, napaka-espesyal ng mga Kristiyano. Hindi po tayo kahabag-habag. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Ikaw ang ngayong bagong bayan ng Israel dahil sa gospel at dahil sa kaloob na pananampalataya na meron tayo. Pag-igihin po natin ang ating pananampalataya. Pag-igihin po natin
ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sapagkat habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, makikita mo yung kagandahan ng ebanghelyo na ating sinasampalatayan kung bakit isinugo si Kristo. Hindi para tayo maging mapagmalaki, kung hindi para yung kamanghamanghang gawa ng Diyos, yung himala ng Diyos, ay makita mo nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. At naniniwala po ako, itong pananampalataya na nagbibigay sa atin ng confidence, ang magiging inspirasyon natin na ang sarap mabuhay sa lupa na ikaw ay bayan na pag-aari at pinili ng Diyos. Amen.